Bumangon ako at walang kibo na inabot ang jacket at sapatos. Hindi ko na kailangan sabihin sa pinsan kung saan ako pupunta. Alam kong naiintindihan niya ako dahil pinagdaanan na rin niya ito dati nung hindi pa siya nagpapakasal sa kanyang asawa. Actually, kagaling lang namin ni Jared sa pad ni Mark bago magtungo rito. Alam mo ba ang nangyari sa kanya? Trish, sa ibang araw na lang tayo magkwentuhan. I need to go. Baka wala na akong maabutan. Ang sabihin mo, umiiwas ka lang sa issue. Wala namang issue. Ano ang tawag sa LQ niyong dalawa? Sinulyapan ko ng matalim ang pinsan. Are you sure hindi mo gustong malaman ang tungkol kay Mark? Trisha, please. Oo na, hindi na kita kukulitin. Natatawa niyang sabi. But if ever na maging concerned ka para kay Mark, you can visit him in his pad. Kahit silipin mo lang siya, sigurado ako na namimiss ka na ng mokong na yun. Pakilak na lang ng pinto pag alis mo. Dire-diretso ako sa tapat ng bintana at walang anuman na sumumpa roon. Inihinto ko ang kotse nang matanaw ang kumpol ng mga tao at kanilang sasakyan sa gilid ng patag na kalsada. Hindi ako sigurado kung ito ang lugar na sinasabi sa akin ni Cass. Bumaba ako at nilibot ang paningin sa paligid. Isa yung bagong subdivision na sinisimulan palang i-develop outside Metro Manila. Tamang-tama para sa car racing. Hey, Gian! Hindi ko napigilang mapangiti nang makita ang lalaking patungo sa direksyon ko. Wala pa rin siyang pagbabago. Kulang na lang ay masilaw ako sa dami ng nakasabit na gintong kwintas sa kanyang leeg. It's been a long time, Game Master. Tumawa ito ng malakas. Roger is enough. So, how are you? What makes you come here? I'm looking for fun and thrill. Hindi ka nagkamali ng pinuntahan mo. Welcome to drag racing. This is your new place. Mas safe dito. Walang parak na makikialam. We can race whenever we want. I agree with him. Hindi katulad dati na nakikipagsapalaran ang mga manlalaro sa highway ng des oras ng gabi. Black Knight is here. Tinanaw ni Roger ang kotse sa aking likuran. So, where's Trisha? I'm here to take her place. Umangat ang isa niyang kilay. Akala ko ba ay pang motorsiklo ka lang? Nakipagtitigan sa akin si Roger. Tila nananantya. Pagkaraan ay ngumisi siya at lumitaw ang malalaki niyang mga ngipin. Alam kong magaling ka rin katulad ni Trisha. I saw you winning 2 in a row for one night. But this time, gusto kong makita ang kakayahan mo pagdating sa four wheels. Then, try me. I challenge him. You're in! Napangisi ako sa aking narinig. Matagal na panahon na rin nang huli akong makipag-car racing. Pero tiwala ako na hindi mawawala ang kakayahan ko pagdating sa paghawak ng manibela. Yun ang dahilan kung bakit hindi ako binibigyan ng magarang kotse ng mga magulang. Kaya naman, wala akong choice kundi pagtiyagaan ang lumang pickup ni Daddy na mas matanda pa yata sa akin. We have already 2 guys here. Itinuro ni Roger ang dalawang magagarang sports car na nakahilera sa gitna ng kalsada. Kumunot ang noo ko nang mahagip ng paningin ang pamilyar na Lexus sports car. Could it be? Gian? Marahas akong lumingon upang makita ang lalaking nagmamay-ari ng kotseng yon. Si Christoph? Anong ginagawa mo rito? Magkasabay na tanong namin sa isa't isa. Magkakilala kayong dalawa? Palipat-lipat ang tingin ni Roger sa aming dalawa ng binata. Roger, siya ba ang isa sa makakalaban ko? You race? Gusto kong matawa sa reaksyon ni Christoph. Hindi ba ako ang dapat magulat? As far as I remember, you hate me and Jessica for doing this. I never hate... Roger, how much? Agap ko sa sasabihin niya. Ayoko nang humaba pa ang usapan. After all, hindi yon ang ipinunta ko roon. 10,000 per person. Bagaman nagulat ako sa laki ng halagang nakataya ay hindi ako nagpahalata. Call! Naglabas ako ng pera sa wallet at inabot yon kay Roger. Mabuti na lang pala at nakapag-withdraw ako sa ATM bago nagtungo roon. Gian, wait! Pabalik na ako ng sasakyan nang pigilan ako ni Christoph sa braso. You can't stop me. I know, he said.
mataman siyang nakatitig sa akin pagkatapos ay pinakawalan ako. Be careful and drive safely. Naroon ang pag-aalala sa kanyang tinig bago tumalikod at humakbang palayo. Nagtataka na sinundan ko ng tingin ang binata. He's acting strangely. Hindi ako sanay sa ganitong pakikitungo niya sa akin. Mabilis kong pinilig ang ulo. Ayokong magpa-apekto sa anumang pinakikita niya. I need to focus on the race. Dapat akong manalo. Yun naman talaga ang dahilan kung bakit ako naroon. Kasabay ng pagbaba ng kamay ng flag bearer ay mariin kong inapakan ang accelerator at kinabig ang kambyo. Humarurot ang sasakyan ko sa maalikabok na kalsada. Buong akala ko ay sapat na ang bilis ko para maunahan ko ang dalawang kalaban. Pero mabilis akong nangungusan ng pulang kotse habang nananatiling nasa likuran ko ang Lexus. I breathe and calm myself. Kailangan kong makaisip ng diskarte. Sinamantala ko ang pakorbang daan at mabilis na kinabig ang manibela pa kanan. Subalit maagap ang pulang kotse dahilan para bahagyang tumama ang unahang bahagi ng Black Knight sa likurang bahagi nito. I tried to stay on the track. Patuloy na nakasunod sa likuran ko ang Lexus. Kung tutuusin ay kaya akong ungusan ni Christoph kanina pero hindi niya ginawa. I don't know what he's thinking. Sa tuwing sinusubukan kong makaungos sa pulang kotse ay palagi akong nabibigo. No doubt, he's a good driver. But I'm better than him. Higit pa roon ang kaya kong gawin. 1, 2, patuloy kong kinabig ang manibela ng pakanan at pakaliwa. Humahanap ng tempo kung paano ko ito maiisahan. 3! Sa isang iglap ay naungusan ko ang pulang kotse. Napangisi ako. Konti na lang at malapit na ang finish line. Subalit agad na pawi ang ngiti sa mga labi ko nang bigla akong maunahan ng Lexus. Hindi ko napansin ang pagsulpot niya. Masyado akong naging tiwala. Diniinan ko pang lalo ang accelerator. I will never give him a chance to win. Hindi ako pwedeng matalo, lalo na sa kanya. Sa tuwing makakaungos ako ay agad din namang nakakabawi ang Lexus. Magaling dumiskarte si Christoph at sa tingin ko ay hindi niya rin ako hahayaan na talunin siya. Ilang bloke na lang ang layo ng finish line nang sa wakas ay nagawa ko ring makaagapay sa kanya. Now we're even. Tuluyan na naming napag-iwanan ang pulang kotse. At sa karerang ito ay isa sa amin ni Christoph ang tatanghaling panalo. Halos hindi ako huminga habang palipat-lipat ang tingin ko sa kalsada at sa Lexus. In less than 10 seconds, pareho naming mararating ang finish line. Congratulations! You won! Masiglang bati ni Roger sabay abot sa akin ng pot money. Believe na talaga ako sa'yo, Gian. Hindi mo binigo ang expectation ko. Salamat. Pilit akong umiti at atubiling tinanggap yon. Ewan pero hindi ko makapasa sa sarili ang kasiyahan sa kabila ng pagkapanalo. Para kasing may mali. Hey, Christoph! Nilapitan ni Roger ang binata at kinamayan. Better luck next time, man. Thanks for joining. No problem, he said smiling. Tila baliwala sa kanya ang pagkakatalo. Lalo lamang tumibay ang hinala ko. Hinintay kong makalayo si Roger bago ako nagdesisyon na lapitan ang binata. What is this? Maang na napatitig si Christoph sa akin. I don't deserve this money. Ikaw ang totoong nanalo at hindi ako. Malamig kong tugon at pilit na inaabot sa kanya ang napanalunang pera. Gian, you won the race. Banayad niyang itinulak ang kamay ko. Remember, ikaw ang unang nakarating sa finish line. Dahil pinauna mo ako at sinadya mo magpatalo. Para mo na rin akong dinaya sa ginawa mo. Bakit ko naman gagawin yun? We race to win. Exactly. But you race for your own reason. And that reason is not fair. We're in competition. Christoph, not a charity event. Inabot ko ang kamay niya at pinilit siyang tanggapin ang pera. It's not really meant to me anyway. Gian! Pasakay na ako ng sasakyan nang habulin ako ni Christoph. Tell me, kung paano ako makakabawi sa'yo? Hindi ko malaman kung may iaangat pa ang kilay ko sa narinig. Akala ko pa naman ay magsusorry siya sa akin. How about a supper? Your treat? Gian? Napilitan akong mag-angat ng tingin. Aha, may sinasabi ka? Christoph forced a smile. Kanina pa ako nagsasalita pero hindi ka pala nakikinig. You don't like it, her? Gusto mong lumipat tayo ng ibang lugar? No.
It's okay here. Pagsisinungaling ko pero hindi naman maipinta ang mukha ko. I was disappointed. Buong akala ko pa naman ay dadalhin niya ako sa isang fancy restaurant pero sa halip ay dinala ako ng binata sa bar ni Bonnie. I asked for a supper because I'm starving but instead of foods, he gave me a bunch of beers and pulutan. Kamusta naman ang mga alaga ko sa tiyan? Hey! Pigil sa akin ni Christoph nang tunggain ko ang isang bote ng San Miguel Light at ubusin ang lahat ng laman nun. Oops! I burp. Wala akong pakialam kahit pa sa harapan niya. Muli akong kumuha ng bote sa bakit at tangkang tutunggain ng biglang agawin yon sa akin ng binata. Gian, easy! Hindi tayo pumunta dito para magpakalasing. Anong gagawin natin sa mga in-order mo? Tititigan na lang? Hindi siya kumibo at hinayaan ako na gawin ang gusto ko. Nakakaapat na bote na ako nang maisip kong mag-usisa sa kanya. Where did you learn to race? Paano mo nalaman ang tungkol dito? Sino ang nagsabi sa'yo? Ngumiti si Christoph. Why do you want to know? Don't answer me with question. Muling tumawa ang binata sa kabila ng malamig na pakikitungo ko sa kanya. Sa maniwala ka sa hindi, this size pa lang ako ay nakikipagkarera na ako sa kalsada. Namilog bigla ang mga mata ko. You mean... Hindi ko maituloy ang sasabihin. It was outrageous. Bago pa kayo matutong humawak ng manibela, eksperto na ako sa larangang to. I was the one who introduced this world to Jessica. Pagpapatuloy ng binata bago nagpakawala ng malalim na paghinga. And I was such an asshole for putting my own sister in danger. At pati rin kami ni Trisha ay dinamay mo. Hindi ko malaman kung matatawa o maiinis sa nalaman. Akalain mo yon? Ikaw pala ang punot dulo kung bakit kami napadpad sa mundo ng illegal drug racing? He smiled bitterly. Yeah, right. Stop guilt tripping. I know it's my fault. At pinagsisihan ko ang ginawa kong yun. Hindi naman kita sinisisi. Dapat pa nga kami magpasalamat ni Trisha sa'yo. I mean, we would not find our place that fits us if had not for you. Sa inyong dalawa ni Cheska. It doesn't suit you, Gian. Matama na akong tinitigan ni Christoph. You need to stop now. I can't. Matigas kong pagtutol. Ngayon pa lang ulit ako nagsisimula at ayokong sayangin ang pagkakataon. Huwag mo nang hintayin na mapahama ka. Christoph, sa umpisa pa lang ay alam ko na kung ano ang pinasukan ko. Handa ko sa maaaring mangyari sa akin. Teka, bakit ba kung magsalita ka ay parang hindi mo alam ang tungkol dun? Kung mayroon mong dapat makaintindi sa akin, ikaw yon. At sigurado ako na yun din ang dahilan mo kung bakit hanggang ngayon ay nakikipagkarera ka pa rin. Alam ba to ni Mark? Alam ba niya na nakikipagkarera ka sa gabi? Sa halip ay tanong niya at hindi ko yon inaasahan. Anong kinalaman dito ni Mark? Malamang hindi niya alam. Dahil kung nalalaman lang ni Mark, sigurado ako na siya ang unang pipigil sa'yo. Look, hindi ko kailangang sabihin o ipaalam kay Mark ang lahat ng gagawin ko. Tila may kung anong pumitik sa sentido ko at biglang nag-init ang ulo ko. Dahil unang-una, may sarili akong desisyon. Pangalawa, hindi sa lahat ng oras ay nakadepende ako sa kanya. At pangatlo, hindi ko siya kaano-ano para hayaan siyang diktahan ang buhay ko. Lumikha ng ingay ang silya nang bigla kong tumayo para muling umupo nang makaramdam ng pagkahilo. You alright? Agad akong dinaluhan ni Christoph. I'm fine. Tinabig ko ang mga kamay niya sa tangkang paghawak sa akin. I'm sorry. Hindi ko dapat sinabi yon. Mabuti at alam mo. Kung makapagsalita ka ay parang close tayong dalawa. I'm sorry. Baka nakakalimutan mo. Malaki ang atraso mo sa akin at lalo mo lang dinadagdagan. I'm sorry. Isa pang sorry mo? Makakatikim ka na sa akin ng pectus. Tinawanan lamang ako ni Christoph. Seryoso ako. Alam mo bang maliit pa lang tayo ay gustong gusto na kitang kutusan? You hated me that much? I just don't like you for being so naughty and bully. Wala yata akong maalalang magandang ginawa mo sa akin dati. I know, and I was such a jerk. Mabuti alam mo. Saglit na dumaan sa isip ko ang mayabang at makulit na patpating binatilyo na walang ginawa kundi tuksohin at asarin ako.
Naging habit na niya ang sirain ang araw ko sa tuwing magkukross ang mga landas namin. Ngunit nakapagtataka na sa akin lang naman siya ganun. Mabait siya pagdating kay Ate Trisha. Ngunit lumalabas ang mga sungay niya sa ulo pagdating naman sa akin. Do you still hate me? Kunwari ay nag-isip ako. Medyo na lang. Muling tumawa si Christoph sa narinig. Eh, ikaw? Do you still hate me? Huminto siya sa pagtawa at seryosong tumitig sa akin. I never hated you. Never. The truth is, gusto ko lang magpapansin sa'yo. You were so snub. Wala kasing ibang nakita kundi si Mark. Agap ko sa sasabihin niya. So, kasalanan pala ni Mark kung bakit naging salbahe ka sa akin noon? Siya pala ang dapat kong pektosan at hindi ikaw. Hindi kumibo si Christoph at sa halip ay inagaw sa akin ang bote na akma kong tutunggahin. Hey, akin na yan! Naubos mo na ang share mo. Naka-anim na bote ka na. Sa akin na itong mga natitira. E di u-order na lang ulit ako. Waiter! Pinigilan niya ang pagtaas ng kamay ko. May problema ba kayong dalawa ni Mark? Wala. Waiter! Yung totoo. Wala nga sabi. Ba't bang kulit mo? Biglang kinawayan ni Christoph ang dumang waiter at siya mismo ang tumawag dito. Tomor Bucket of San Miglite. Akala ko ba, we don't came here to get drunk. Inulit ko lang ang sinabi niya kanina with the same tone. I changed my mind at inilapag niya sa harapan ko ang boteng inagaw niya sa akin kanina. Drink as much as you want. Hindi ba pwede na eat as much as I want na lang? Kanina pa nagre-reklamo ang bulati ko sa tiyan. Ngumisi si Christoph. As you wish. Muli niyang tinawag ang waiter at umorder ng mga pagkain na kahit kaming dalawa ay hindi namin kakayaning ubusin. Nagising ako kinaumagahan na mabigat ang ulo. Hangover again. Ilang umaga na akong nagigising na palagi na lamang masama ang pakiramdam ko. Dahan-dahan akong bumangon at pagkaraan ay umayos ng upo at sinapo ng mga kamay ang ulo. Saka ko lang na-realize na nakatulog ako sa mahabang couch sa loob ng opisina ko sa talyer. And at the very same moment, saka ko lang din naalala ang mga nangyari ng nagdaang gabi. Marahas akong napalingon sa pintuan nang makarinig ng mga kaluskos sa labas. Si Christoph. Masakit man ang ulo ay dali-dali akong nagtungo sa pinto upang makasalubong lang si Yuan na nagulat nang nakita ko. Gigi, gising ka na pala? You're here? Halos hindi yon lumabas sa bibig ko at ginala ang paningin sa pinanggagalingan niya. Where is he? Gigi, gusto mo bang kumain? May binili akong pagkain para sa'yo. Dumiretso si Yuan sa pantry at isa-isang inilabas sa loob ng supot ang mga food container. Walang kibo na pumuwesto ako sa harap ng maliit na mesa. Hanggang ngayon ay nagtatalo pa rin ang isip ko. Dahil sa kalasingan ay hindi ako sigurado kung sino kina Christoph at Yuan ang naghatid at nagdala sa akin sa talyer kagabi. G, I'm glad that you're okay now. Nag-angat ako ng mukha kay Yuan na nananatiling abala sa paghahain. Alam mo ba na pinag-alala mo ako ng husto nitong mga nakaraang araw? Hindi mo lang ako pinag-alala kundi tinakot mo rin ako ng husto sa pagkukulong mo sa kwarto mo. Gustong gusto kitang lapitan at kausapin pero naisip ko na mas higit mong kailangan mapag-isa. Hindi ako kumibo at hinayaan siyang magsalita. But I'm glad that you're back again to your old self. Yung parang walang nangyari. Pero gayon pa man, mas lalo mo lang akong pinag-aalala. Doon nag-angat ang mukha ni Yuan at tinitigan ako. Napapansin ko na napapadalas ang paglalasing mo. Hindi ka naman ganyan dati. Gusto kong intindihin ang pinagdadaanan mo subalit natakot ako na baka mapahama ka. Hindi mo man aminin sa akin, alam kong gabi-gabi kang nakikipag-drag racing. So, sinusundan mo ang bawat kilos ko? Banayad kong asik sa kanya. Gian, gusto ko lang siguraduhin na ligtas ka. I'm safe and I can take care of myself. Hindi mo kailangan mag-alala para sa akin. Pilit nang umiti si Yuan, bakas sa mga mata niya ang lungkot. This is the least that I can do for you before I leave. You're leaving? Biglang nag-iba ang timpla ko. Why you're leaving? I guess you don't want me to stay. Yuan, hindi naman kita pinapaalis. Ang sinasabi ko lang naman, hayaan mong gawin ang gusto ko.
Then, I don't have reason to stay. Yuan? No matter what I do, hindi ko magawang makapasok dyan sa puso mo. Hindi mo kayang mahalin ang isang katulad ko dahil sa kanya. I can never be like him and I know that I can never replace him in your heart. Because even if he hurts you so bad, you can't force your heart to stop loving him. Yuan, I'm sorry. Please don't. Umikot si Yuan sa kinaroroonan ko at mabilis na kinulong ako sa kanyang mga bisig. Bago pa ako magtungo dito sa Pilipinas, sa umpisa pa lang ay handa na ako sa posibilidad na mabasted mo ako. It hurts, but I can handle it. Bukas pagising ko, okay na ako. Parang walang nangyari at pangako ko sa'yo na hindi ako maglalasing. Kasi hindi ka naman umiinom. Natatawa kong komento habang nakasubsob sa kanyang dibdib. Gayon pa man ay hindi ko pa rin maiwasang malungkot dahil hindi ko man sinasadya, nasaktan ko pa rin siya. Gigi, please take care of yourself, he whispered. Promise me that you won't do nasty things again like drinking and racing. I promise. Labas sa ilong na tugon ko. I can promise him that I won't drink too much again, but I can promise him to stop drug racing. It's already a part of my life and without it, para na rin akong nawala ng love life. Tuluyan na ngang sumuko si Yuan sa kanyang pag-ibig para kay Gian dahil alam niya na kahit anong gawin niya ay nananatiling kay Mark pa rin ang puso ni Gian. Masakit man pero nakahanda ang binata na tanggapin yon. Ano na kaya ang mangyayari sa ating kwento? Abangan natin yan sa susunod na mga tagpo. Hanggang sa muli, maraming salamat po.